The Philippines finally received a helicopter from Jordan based on an agreement reached by both parties in 2018. The development placed the focus on the pact as well as its significance for the Philippine military and its capabilities. While defense relations between the Philippines and Jordan remain very underdeveloped, the visit of Philippine President Rodrigo Duterte to Jordan last year saw the two sides find ways to collaborate, including a new memorandum of understanding on defense cooperation signed between the Philippine Ministry of National Defense, DND, and the Armed Forces, Jordan Arab Army. One of the results of Duterte's visit to Jordan in 2018 was the provision of two Bell AH-1 Cobra attack helicopters from the Jordanian government to the Philippines. While helicopters were originally expected to be sent around July 2019 after Philippine pilot training, there were some delays in their deliveries. Philippine Defense Minister Delfin Lorenzana said that the hope was for their arrival at the end of 2019. As I noticed when news of the agreement first appeared, the removal of helicopters between the two countries would represent a significant development for the Philippine military. Although these helicopters will be used, they will still be a much-needed addition to the currently limited Philippine military capability, helping to overcome some security challenges and freeing money to pursue other line items on long shopping lists for sustainable military modernization. On November 26, the Philippines finally received a helicopter from Jordan. The helicopter arrived at the Philippine Air Force PAF headquarters at Clark Air Base, Pampanga, and subsequent arrivals were communicated through official statements by the Philippine military. As per the Philippine news agency, Philippine Department of National Defense, DND, spokesman Arsenio Andalong told reporters in a statement that the two helicopters would be used primarily for close air support in internal security operations. He added that the helicopter, which was a manifestation of the widening of the friendship circle of the Philippines, in line with what Duterte called independent foreign policy, and would greatly assist our troops on land and enhance the overall capability of the PAF. With the helicopters now accepted, they will be assembled and then undergo a series of tests and inspections. They will then be officially accepted by Lorenzana and are expected to start operating soon afterwards. Hey!
Sa wakas ay nakatanggap ang Pilipinas ng isang helicopter mula sa Jordan batay sa isang kasunduan na naabot ng parehong partido noong 2018. Ang pag-unlad ay nakatuon sa focus pati na rin ang kahalagahan nito sa militar ng Pilipinas at mga kakayahan nito. Habang ang relasyon ng depensa sa pagitan ng Pilipinas at Jordan ay nananatiling hindi maunlad. Ang pagbisita ng Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte patungong Jordan noong nakaraang taon ay nakita ang dalawang panig na makahanap ng mga paraan upang makipagtulungan. Kasama ang isang bagong memorandum ng pag-unawa sa kooperasyong depensa na nilagdaan sa pagitan ng Philippine Ministry of National Defense, DND, at ang Armed Forces Jordan Arab Army. Ang isa sa mga resulta ng pagbisita ni Duterte sa Jordan noong 2018 ay ang pagkakaloob ng dalawang mga helicopter ng atake ng Bell AH-1 Cobra mula sa pamahalaang Jordan hanggang sa Pilipinas. Habang ang mga helicopter ay orihinal na inaasahan na may padala noong Hulyo taong 2019 pagkatapos ng pagsasanay sa piloto ng Pilipinas, mayroong ilang mga pagkaantala sa kanilang mga paghahatid. Sinabi ng Philippine Defense Minister na si Delfin Lorenzana na ang pag-asa ay sa kanilang pagdating sa katapusan ng 2019, tulad ng napansin ko nang unang lumitaw ang balita ng kasunduan. Ang pag-alis ng mga helicopter sa pagitan ng dalawang bansa ay kumakatawan sa isang makabuluhang pag-unlad para sa militar ng Pilipinas, bagaman gagamitin ang mga helicopter na ito. Marami pa rin silang kailangan na karagdagan sa kasalukuyang limitadong kakayahan ng militar ng Pilipinas. Natumutulong sa pagtagumpayan ng ilang mga hamon sa seguridad at pag-freeze ng pera upang ituloy ang iba pang mga linya ng linya sa mga mahabang shopping list para sa sustainable modernization ng militar. Noong 26 ng Nobyembre, sa wakas ay nakatanggap ang Pilipinas ng isang helicopter mula sa Jordan. Dumating ang helicopter sa punong himpilan ng Philippine Air Force, PAF, sa Clark Air Base, Pampanga. At kasunod na mga pag-uwi ay naiparating sa pamamagitan ng mga opisyal na pahayag ng militar ng Pilipinas tulad ng bawat Philippine News Agency. Sinabi ng tagapagsalita ng Department of National Defense, DND, na si Arsenio Andolong sa mga reporter sa isang pahayag na ang dalawang helicopter ay gagamitin lalo na para sa malapit na suporta sa hangin sa mga operasyon sa panloob na seguridad. Idinagdag niya na ang helicopter na isang pagpapakita ng pagpapalawak ng pagkakaibigan ng Pilipinas alinsunod sa tinawag ni Duterte na independyenteng dayuhang patakaran at lubos na makakatulong sa ating mga tropa sa lupa at mapahusay ang pangkalahatang kakayahan ng PAF. Sa pagtanggap ngayon ng mga helicopter, sila ay tipunin at pagkatapos ay sumailalim sa isang serye ng mga pagsubok at inspection. Pagkatapos ay opisyal na sila ay tatanggapin ni Lorenzana at inaasahang magsisimula ng gumana sa lalong madaling panahon.